Inaresto ng mga pulis sa parking area ng Burnham Park sa kahabaan ng Jose Abad Santos Drive si Narasmia Balang Ebra at Adonis Abad de Guzman. Ito'y matapos magbenta sila ng drogang shabu sa isinagawang bypass operation ng Regional Drug Enforcement Unit ng PNP Cordillera. Nagkakahalaga ng 364 more or less thousand na shabu. Itong dalawang individual ay na-encounter nila, naka-engage nila or naka-transact nila sa Burnham Park. Isinagawa ang operasyon kaninang madaling araw. Nakuha mula sa dalawa ang 11 sachet at isang cellophane bag na naglalaman umano ng shabu. May bigat itong higit 64 na gramo. Ang dalawa ay matagal nang tinitiktikan ng PNP at kasama sila sa watchlist. Itong babae dati nang nahuli dun sa may bandang Bugyas. Itong lalaki ay inaalam pa natin kung anong background niya, pero for sure kasi nakasama naman sila sa listahan ng high value individual. So meaning to say merong basis kung bakit kasama sila sa HVI. Nabawi naman ang bypass money, ang mga nakuhang droga galing umano sa Tarlac. Bagamat hindi miyembro ang mga ito sa anumang drug groups, binabantayan pa rin ito ng PDEA. Ito'y lalo na't nadadagdagan pa ang mga nadidiskubre nilang mga grupo. Well, pag sinabi mo kasing drug groups, may kanyang-kanyang IOR din yan eh. So, maybe in the past, may yung mga existing doon sa area na yan ay nahuli na, kaya may mga new players tayo. Sa tala ng PDEA Cordillera, isang drug group ang kanilang panibagong nadiskubre mula sa dating tatlong grupo na binabantayan. Nag-ooperate ang mga ito sa Baguio, Benguet at Mountain Province. Bagay na tinututukan ng ahensya sa pagkasan nila ng mga operasyon kontra sa mga high-value targets. They will try to put their feet in Baguio City. Kaya nga close monitoring kami para masawata sila. At before na makapag-dispose sila, mahuli na sila. Kasi mahirap kung maka-establish sila ng sabi natin mas malaking network nila dito, then talagang magiging grabe yung problema natin. Ang dalawa ay sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.